Hello mga kamami! Welcome po sa ating channel. Ayan, sa ating vlog ngayon, i-flex ko sa inyo ang aking contact lens. Yes, naka-contact lens po ako sa araw na to. Every Sunday, nagsusot ako ng contact lens. So, pang third week ko na po na nagsusot ng contact lens. So, ayan po, ang kulay niya ay Sienna Red. So, kaya po ako nag-video ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo yung information na nalaman ko about sa contact lens na may grado. So, ayan na nga po. Bali, 5 hours na naka-stay or nakasuot ang aking contact lens sa araw na to. So, kanina, alas 9 ko nilagay yung contact lens at pwede siyang stay hanggang 8 hours. Pero, gusto ko na siyang alisin ngayon kahit 5 hours para pala kasi wala naman akong pupuntahan at gusto ko matulog yung tanghali. So, bawal ang naka-contact lens kapag matutulog para maiwasan na magkaroon ng mabulag ang ating mga mata. So, yun ang information na alam natin, diba, na kapag naka-contact lens ka, dapat hindi mo ito itutulog. So, always lang na naka-open ang iyong eyes or kaya kumikisap-kisap lang siya. Hindi rin siya pwedeng, hindi mo rin pwedeng gawin na mag-nap o yung idlip, hindi rin pwede yun. So, yun yung mga nabasa ko sa Google. Gusto ko sana mag-contact lens na may grado. So, yung nakakachat ko na up ophthalmologist dito sa aming lugar, sabi niya, meron naman 1.8 yung pang 1 year, meron din monthly. Tapos, tuturo niya lang daw sa akin yung proper handling. Pero, nagsuggest ang aking brother sa EO daw ay mura lang ang contact lens. And then, pagpunta ko nga sa EO, inay-test ang aking mata, syempre ang aking mata, at nalaman doon na ako ay farsighted. Farsighted mean malinaw ang aking paningin sa malayo. Pero sa malapit ay malabo. Kaya hindi raw ako pwedeng mag-contact lens na may grado. So, para kanino ang contact lens na may grado? Para po ito sa mga nearsighted. Ibig sabihin, ang nearsighted ay malabo ang paningin sa malayo, malinaw ang paningin sa malapit. Pero bakit ako naka-contact lens? Kasi po ang binili kong contact lens, FYI, ay walang grado. So, clear lang po siya. Wala siyang grado na kahit ano. So, pwede naman daw yun, lalo na kung hindi ko naman siya susuotin araw-araw. So, ako, once a week ko lang siya sinusuot. At, paminsan-minsan, gusto ko lang rin, minsan na wala akong suot na salamin. At, yun nga, malinaw naman ang aking paningin sa malayo, kaya okay lang. So, every Sunday naman, hindi ko naman kailangan magbasa kapag nasa church ako. Kaya okay lang na hindi ako gumamit ng salamin. So, nababasa ko naman yung mga, dun sa mga inilalabas doon sa monitor doon sa aming church. So, yun nga. So, nakaisa pa, diba? Ang contact lens ay nakakaganda ng mata. See? Diba? Medyo lumaki-laki yung aking mata. At kung napanood nyo yung aking vlog, latest na vlog ko na nag-DIY kami ng anak ko, na nag-last lift kami, ayan. Naka-lift pa rin ang aking pilik mata. So, mas lalong nagkaroon ng buhay ang aking mga mata. Kasi nga, ang mata ko ay singkit. Parang laging bagong gising. Minsan naman, kapag wala naman akong contact lens, at gusto ko lang ng medyo nakabuka yung mata ko, nandalagay naman ako ng brown eyeliner. So, yun. At yun, nabili kong contact lens from EO. So, ayan na. Ay 590 pesos only with free solution. At meron din akong binili na pangpatak sa mata worth 230 with or without contact lens. Pwede ko siyang ipatak sa aking mata. At ngayon naman po, gusto ko naman ipakita sa inyo kung paano magtanggal ng contact lens. Hindi ko na pinakita yung panglagay kasi medyo matagal.
Ayun, yung pagtanggal na lang ang papakita ko sa inyo. Pero kung gusto nyo makita yung paglagay ko, comment down below na lang po sa ating comment box. Ayan. So, wait lang po. So, ito ang ating lalagyan. So, may nakasulat dyan na letra L and R. So, left and right. Para matandaan mo kung saan yung left and right ng contact lens mo, dun mo siya ilalagay. Para hindi ka magkakamali. Every time na maglalagay ka na magkakapalitan yung contact lens na ilalagay mo sa iyong mata. So, ito kaninang umaga, nilinisan ko na itong lalagyan. Dapat talaga always na malinis yung lalagyan dahil yung ginagamit nating contact lens ay nilalagay natin sa ating mga mata. At make sure din na malinis ang yung ating mga kamay kapag mag-aalis tayo ng contact lens. So, pwede na rin siyang ipang... Yan. Malinis naman yung kamay ko, but to make sure lang na mas malinis pa lalo, itong solution. Yan, dalawa na yung nilagyan ko. Tapos, after natin mahugasan ng ating kamay ng solution, maglagay tayo sa lagyan ng solution dahil dito natin ibababad ang contact lens na tatanggalin ko sa aking mata. At every 3 days po, pinapalitan ko yung solution dito. Tinatanggal ko tapos nilalagyan ko uli ng panibago. Kasi yun po ang sabi sa mga napapanood kong vlog na dapat hindi siya naka-stay lagi sa solution na luma. Kailangan pinapalitan. So, yun na nga po. Malinis ng ating kamay. Tatanggalin ko na po ang aking contact lens. Ganito lang po. So, ito ay left. So, tingnan natin yung left. Ito yung L. Yan. Dito natin lalagay sa... Yan. May petsa pa. Bababa muna yan hanggang yan. Tapos, kukunin mo lang siya. Tapos, dito sa left, ay ilalagay naman siya. So, nakataob siya, no? Kaya, sa susunod, alam mo na kung pag dinampot mo yon, yun ay yung nakataob na yon, yun yung nasa ibabaw. Yung pang ibabaw sa mata. Then, next, so, ayan na, sa ating lalagyan, papakita natin. Ayan, matatapon yung ano eh. So, ayan na po, ang aking totoong mata. Wala na akong contact lens. Pero, ang aking last leaf ay nakataas pa rin, kaya nakamuka pa rin ang aking mata. Malaki pa rin. Ayan. Bakit ko ba laging gustong malaki ang mata ko? Kasi nga, lagi akong parang bagong gising. Mapaganda rin syempre yung contact lens, yung eyeliner, yung lash lip, pang pa-enhance ng ating mga mata. So, yun guys. Meron kayong natutunan dun sa aking binigay na information about sa contact lens na may grado. Para lamang po ito sa mga nearsighted. Malabo ang paningin sa malayo. So, yun lamang po. God bless po sa inyong lahat. Thanks for watching. Bye-bye!